need somebody like me. This is a reaction video doon sa ginawa ng Call Financial, Call Premium Huddle with Experts. So may mga tanong dito sa gilid, at I believe may mga presentations din sila rito. So we're going to react on these presentations and questions. This video is brought to you by the sponsors of my channel, both in Patreon and YouTube. Become a sponsor and get access to exclusive perks na mga personal stock research tools ko lang. And then, nirework ko yung isa sa aking perks, which is the TRFM Insights. Nirework ko siya into company stories, kung saan segregated na yung mga stories para later on, pag gumawa ko ng research ko, kung ano yung gustong puntahan ng companies na gusto kong bilhin or hinahawakan ko, mas madali ko na siyang makikita. So basically, itong tool ko guys, kompleto yan. Valuations, company stories, dividends, and many more in the future. So this is a discussion ng call. Na ito, ginagawa talaga ito ng call. I think, in-schedule nila itong mga ganito. And okay lang, sumali ka sa mga ganyan, especially if you're a newbie. The problem with discussion is that walang actual demonstration eh. And yun yung kulang sa financial literacy. Kasi nga, mahirap namang gumawa ng actual demonstration. Papakita mo yung performance mo, blah, blah, blah. Therefore, ako na mismo gumagawa nun. And makikita nyo yan in my channel. So, pinapakita ko yung actual demonstration, ano ba yung investing na yan. So, if you go to my Google website, di ba? Ano-ano ba yung nangyayari sa investing, okay? So, yung actual demonstration, ano yung volatility ng stock market. And paano nag-grow or nagkakaroon ka ng gain over time with respect to market volatility. So, in the first part of this discussion, meron silang topic. 4 market phases every trader should know. And ito yung chart na pinagitan nila. Ngayon, I have a very big problem sa chart na to. Ano yung problem na yon? Kasi hindsight 2023 na to eh. Ibig sabihin, nangyari na to. Therefore, itong mga risk on and risk off na drawing mo dito, madali na lang i-drawing yan eh. Kasi nga, nangyari na siya. And this is the problem with technical analysis minsan. Kapag nagdi-discuss yung iba, oh, ito, pag nag-cruise, blah, blah, blah. Eh, nangyari na kasi. Pero if you're in the moment, or yung mangyayari pa lang siya sa hinaharap, hindi mo pre-predict yung maya, yung mga nag-cross-cross, yung mga resistance support na binabreaks, things like that, hindi mo yan mapre-predict. And yung problema ko sa mga ganitong klase ng discussion. Nangyari dito, risk of ka raw rito. Malay mo ba nagkakaroon ka ng COVID dyan, di ba? Na drawdown. And then, magre-risk off ka ulit dito. Eh, paano malay mo mag-continue to na mag-upward, di ba? Gayahin niya yung US kung saan, pre-COVID, or pre-pandemic, or after the pandemic, tinalo nila yung kanilang pre-COVID na points. So, etong mga dong klase ng risk on risk off na to, it constitute to what you call market timing. Ngayon, ano yung definitions ko ng risk off tsaka risk on? Eh di fundamentals and valuation, di ba kanyari, nakita ko yan, ACASN, overvalued. Ba't ko bibilhin yan, di ba? Yan yung kinatawag na risk off. Huwag munang bilhin and antayin mo na bumaba sila. Then once na bumaba sila sa undervalued levels, yun yung tinatawag na risk on. So meron siya ditong quote, bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria. So, etong first two na to, born on pessimism and grow on skepticism, ito yung madaming investor usually na namimiss nila yan. Kasi during these times, tong dalawang to, pessimism and skepticism, puro fear ang nandyan. Okay? Puro nagtatatakutan lahat yung mga investor. Ayaw nilang pumasok. Usually, papasok na lang siya dito.
optimism and euphoria, and this is the reason why a lot of investors baliktad, they lose money instead of accumulating wealth over time, kasi nga baliktad sila pumasok. So merong question dito, are we seeing today the pessimism that births the new bull, or is the pessimism justified? What are the risks that we should look out for? Para sa akin, ang tunay na pessimism kapag sinell down si SM tsaka SMPH by 20%. So, once na sinell down yung dalawang yon, will drive the index to go lower. I think that could be the start of pessimism. And could be the start of a bull market. Another question, do you think the Philippines will still benefit from being part of the emerging markets? So, bakit ba nasa emerging markets ang Philippines? Kasi, tinitinan nyo yan is yung GDP growth. So, ang Pilipinas, nag-grow tayo above 6% year over year. That's the reason considered siya sa isang emerging markets. Ngayon, there's a study na wala talagang link ang GDP sa performance ng isang stock index. Doesn't mean na pag maganda yung GDP growth ng isang bansa, susunod na kaagad yung isang stock index. At the end of the day, ang tinitignan talaga dyan corporate earnings. Most especially yung mga corporate earnings under that PSEI or yung ating main index. So if the corporate earnings ng mga stocks under the PSEI, yan sila SM, Ayala, things like that, they keep on growing year over year, it will attract liquidity from investors and it will drive the index to go up. Ganun lang paliwanag yan. Meron silang topic dito, reversals of the emerging markets, kung saan kinocompare nilang SPY and emerging markets na hindi maganda yung pinakita nilang chart ng SPY dito kasi nahati siya eh. Ito yung SPY and ito yung COVID. So, reversal, ibig sabihin, kasi eto sila eh, yan o. So, umangat sila ng umangat after COVID. Meanwhile, yung PSEI, tayo, nandito tayo sa baba. Okay. So, sinasabi nilang reversal kasi there's a possibility nila eto, mag-correct na to. Meanwhile, tayo naman na nandito, aangat tayo. Okay. So, karon yan ng potential reversal. Kasi matagal lang nag-underperform ang emerging market. So, it could be the time na magkaroon ng decoupling. Who knows kung mangyari yun. So, another topic. What are the current technical conditions telling us? Wala. Walang ibig sabihin yung mga ganitong klase ng drawing. Doesn't mean anything to me. How durable and reliable is the golden cross? Kalokohan yan. Walang golden cross yan. So, bakit hindi reliable itong mga ito, guys? Again, kasi nga, these are all lagging indicators. Madali na lang mag-drawing kapag nangyari na. Okay? Pero if you are within that time frame, okay, nangyayari pa lang siya or mangyayari pa yan, mahirap silang drawingan. Itong mga ganito yan, oh, drawing. Kasi nangyari na eh. Pero if nandito ka on the current timeline, dami mong question lagi yan. Ano kayang mangyari dito? Ano kayang mangyari dyan? Blah, 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 di ba? What are the catalysts or risks that the market has not been paying much attention to? So, una-una, I think everyone is thinking na inflation will start going down or will continue to go down, especially sa US. And then eventually, susunod na yung ibang country tulad ng Pilipinas. Although sa Pilipinas, wala pang signs of slowdown. Ngayon, ang risk is that what if pumitik ulit siya sa taas and wala siyang slowdown talaga. That's one of the potential risks. Second is the escalation ng Ukraine and Russia. And third, yung China and Taiwan in the next few years. So you have the Wanis stock picks based on technical analysis. So itong video okay yan. MBT is also okay. Itong UBP, iwasan nyo na yan. Overvalued na yan. And SRO sila ng SRO in the past or dilute sila ng dilute ng shareholders in the past. So BPI seems to be
getting better, okay? But for me, tong dalawang to, BDO tsaka MBT. You have April Tan's stock picks na ito na discuss ko na on one of my reaction video. So, same-same lang to. Wala naman siyang binago. And then, meron siyang teams dito. So, China Regional Local Reopening, DNL, URC, JFC, GTO. Wala. Papangit ng mga to, guys. High interest rates and they stay higher for longer. Itong dalawa, okay to. Large Cap Love, Fund Flow, Beneficiaries, wala, pangit yan, ACSM. So, Stay Defensive and Recession Prevails. Etong tatlong to, okay yan, APC Rate and TEL. So, you have Marvin Faustos Investment Picks na ito, ang team naman niya is Market to Market Bond Funds. And, okay, so top 3 yung blue, bottom 3 yung gray. And based dito, it looks like itong PhilAmBand yung laging nasa top 3 whenever there's a crisis, ayan o, 2008, 2018, and nung COVID. So, every time there's a crisis, nag-outperform yung band na to, PhilAmBand Fund. And pati rin to, Manulife, Income Band, and eto rin Sunlife. So, para yan sa mga may trip ng fund, pero ako, I don't like bonds. And then, on the next segment, Edward Lee's Investment Process and Ideas. So, pinakinggan ko siya kanina on his speech and sabi niya, it's the same thing na mostly sinasabi ko on my channel. You need to treat your stocks as a business or ownership. Find those companies that are keep on generating cash flows profitable and reinvest those dividends and buy them at a value price. What's your advice for someone has been left behind by this rally? Anong rally pinagsasabi mo? Wala pa tayong rally, di ba? Rebound lang yung nangyari yan. It's not a rally. Ang rally, ganito, yung i-break natin to 8,000. Then, i-break natin to 8,900 para pumantay tayo sa level ng US kung saan na-break na nila yung kanilang pre-pandemic or pre-COVID. So, eto, hindi pa yan rally. Wala pa yan. Chipipay pa yan. And second, hindi ka dapat tumitingin dyan kung tumataas na yung index o hindi. Tumingin ka sa individual companies kasi ang dami pang companies na undervalued right now na pwede mo pang posisyonan, things like that. Para later on, kapag nagpahinga yung index, di ba? You can still have those companies na profitable na mag-appreciate. So, you can just take a look at my performance. So, January, pinag-iwanan ako ng index kasi ang lakas ng blue chip. Ngayon, nag-correct sila. Di ba? So, ayan o. Kakaroon ng correction ngayon. So, basically, yung mga blue chips na nag-rally dati, correct sila. Pero ako, di ba, ayan o, naungusan ko na ulit ang PSEI kasi nga may mga ibang stocks na umaangat pa rin, di ba, despite nagko-correct etong index na to. And dati, noong 2021, kung titignan mo yung performance ng PSEI noong 2021, flat yan eh. Ayan o, ito yung 2021 eh. Down and up. So, technically, flat movement. Pero, tinitignan ko ba yan? Hindi, di ba? Ang ginagawa ko, yung buy companies that are profitable and ang nangyari sa ng 2021, eto, massively outperforming PSEI kasi yung mga napositionan ko, they became outliers and ayun na nga, no? Di ba? Doesn't mean na pag ang index tumataas, bumababa, di ba? Hindi ka na bibili. Don't focus on this shit. You focus on the individual companies na binibili mo. What's your advice for someone who is appropriately positioned, like fully invested, but are not reaping at least market level returns? Isa lang ibig sabihin niyan, mali-mali yung mga binibili mo na stocks, di ba? Second, dapat mag-diversify ka talaga. Like me, I own 50 plus positions. Diba? Pero iba-iba yung weight nila. And yon yung ma-weighting na yon
Makikita mo yan if become part of my sponsors kasi pinapakita ko yan on my TRFM portfolio. So I think if you buy the right stock, masasabayan mo yung PSEI or tatalunin mo siya year over year or quarter per quarter tulad ng tinatry kong gawin on my channel. So hindi pa nakaisasahin si PSEI, every quarter tinatalo ko pa siya. What is your advice for someone who is already ahead of the market returns and is doing really well? Huwag kang basigurado. So, wala ibang pwedeng mangyari dyan. So, eto, I think, nagyayabang lang itong hayop na to. So, kunyari nagtatanong, what's your advice for someone who has a portfolio that has been stuck because of speculative stocks? Naku, yan na nga ba sinasabi ko. So, depende yan, no? The company is unprofitable. Year over year, laging negative income. Nagbo-burn ng cash. So, negative cash flows from operation year over year. Wala ka nang asahan sa company na yan. Pero, kung may binili ka lang na due to speculation, umuat yung price niya, ibig sabihin, nabili mo siya at overvalued levels. Pero, the company is still doing well. Profitable naman. Positive cash flows year over year. Ayun, i-average down mo lang yon. So, hanap ka lang ulit ng bagong valuation kung saan mo siya magandang bilhin. What's your advice for someone who is not yet invested in the stock market? So, meron akong video dati. So, if you go to my playlist, ito all about retirement. And panoorin mo to, investing early versus investing late. Shocking result. So, panoorin mo yan. It will give you a realization na unang una, mali ang ginagawa mo. You need to invest as early as possible. Second, huwag kang masyadong duwag, di ba? Huwag kang masyadong iyakin, takot, things like that. On the last part, Marvin Faustus, tactical allocation for the first half of 2023. So, meron siya rito ang tactical allocation for the first half of 2023. So, you have aggressive, 50%, ano to, global and local bonds. 20% domestic equities, so yun yung mga stock market natin, or maybe mutual funds. 20% global equities, 10% money market. Ngayon, kapag nag-aggressive ka daw, 5.4% to 10.7% target return? I think hindi mo yan maka-achieve, okay? Kasi 50%, nasa bonds ka agad eh. I would say, nasa lower bracket ka lang dito. 10.7%, I don't think maka-achieve mo yan. So, I don't think ma-receive more, matatarget mo tong high bracket na 10.7, 8.9, 7.6. Kung saan, majority ng yung portfolio nilalagay mo sa fixed income. I don't think makukuha mo yon. And that's it. That's my reaction video dito sa Call Premium Handle with the experts. Thank you and bye-bye. Like, subscribe.